ito si Jaime, tapos meron din ako sakit dito. Tapos ito very physically and emotionally challenging siya for me kasi dito sa story may kita na talaga yung parang transition ng character ko kasi parang ako dito yung kaibigan talaga ni Joey. Tapos makulit ganyan, happy, enjoy lang ganun. Kahit sa kabila nung, diba, nung sakit niya. Tapos biglang pag nakikita niyo yung story na nagpo-protest, biglang palalim. So, yun din sa mga nangyayari sa loob ng mall yun. Tapos ano din siya, yung physical niya dito is wala yung isang paa. Ano ko, parang tatlong beses yata yun, or dalawa na nag-audition ako. Tapos yung pinapabasa nilang role sa akin is yung sa mga ensemble. Okay. So hindi ko rin in-expect na yung mabibigay sa akin si Jaime. Tapos nagulat na lang ako na parang si Direct Alvin and si Shandy, parang doon nila ako nilagay sa yung sa shortlist nung kay Jaime. Tapos yun, pumunta ako nung final casting. Yun, pinagawa nila sa akin yung mga ni Jaime, yung mga emotions na kailangan. So sobrang kinakabahan din talaga ako. Reassured. And at the same time, sobrang excited. Kasi unang-una, napakaganda po ng material. Tapos pangalawa, it's written by Vicky Lee. Tapos directed pa ni Alvin na Pampas. Tapos pa ni Shandy Bacolod. Tapos I'm gonna be working pa rin. Yun talagang sobrang dekalibre yung mga actors. So sobrang kinakabahan ako. Pero yun, talagang pag ito na-shoot, tila lang. So, gusto ko talaga lahat kami ng mga actors. Gusto ko talaga magkaroon, since this is a ensemble movie, gusto ko talaga magkaroon kami ng rapport lahat. Para talagang makita yung pagiging isang group na mas makakita ng books sa kundi. So, si Jaime at si Mike, yung similarities nila, grabe magmahal. As in, sobrang grabe magmahal. Dito kasi yung character ni Jaime talagang unsure. Funny siya, pero isang tao. Pagdating sa mga kaibigan niya, pagdating kay Jasmine sa character ni Jasmine, si Lord, sobrang grabe niyang alagaan, sobrang grabe niyang kakulay siya si Lord. Nung hindi pa ako nakakas dito, hindi ko pa siya alam. Nung nakas na ako, dito lang ako nag-research about it. Walang hesitations na nangyari sa'yo na baka, di ba, parang... Wala. Feeling ko 110% talaga akong motivated. Kasi parang in na in, nagawin yung project na hindi ako nag-isip na what if ganito, what if ganyan. Wala, talagang trust lang.